Sa CCTV footage na ito, kuha pasado alas 6 ng gabi nitulang December 31 sa Sampaloc sa Manila, makikita ang batang itago natin sa pangalang Lester na may pinulot. Sunod itong lumapit sa dalawa nitong kapatid na tawagin na lang nating sina Miko at Carl, at ang kalaro nilang si Jerry, hindi rin niya tunay na pangalan, na nung mga sandaling yon, nagsisiga ng papel sa ilalim ng basketball ring. Ang napulot ni Lester, inilaglag niya sa siga. Ang problema, ang kanyang inilaglag, isa palang hindi sumabog na paputok. Kaya sinubukan pa itong patayin ng kapatid niyang si Miko. Si Lester naman, hinampas-hampas pa ito ng kanyang kaliwang kamay. Nung bigla na lang itong sumabog! Ang mga bata agad nagpulasan. Si Miko natumba. Pero ang pinakanapuruhan, si Lester na nagtamo ng malaking sugat sa kanyang kaliwang kamay. Pinanghinaan ako ng loob dahil sa nakita ko. Yung kamay putol na, lasog-lasog. Hindi pa nakapagsabi kung kayong galing paputok na yun. May nahanap ang aming team na CCTV footage kung saan makikita ang mga tagpo bago pa napulot ng mga bata ang paputok. Sino sila at meron ba silang pananagutan sa sinapit ng mga bata? Paano naman gaganda ang pagsalubong sa 2024 kung napakarami ang naputukan ng paputok? Kabilang na ang isang ina na tatlo-tatlong anak ang biktima at ang isa naputulan pa ng kamay. Ang ina ng tatlong bata sa video na si Nea, nasa tindahan nung nangyari ang aksidente. Bago pumunta ng tindahan, tinabihan ko na yung mga anak ko na huwag magpapaputok kasi baka masisila yung disgrasya. Hanggang nakatanggap siya ng chat message na nangyari na nga ang kanyang kinatatakutan. Pagbalik ko, nandun na po yung mga anak ko sa ospital. Si Miko, sugatan ng hita, tuhod at binti. Ang bunsong si Carl, nagtamo ng sugat sa kaliwang binti. Ang kalaro nilang si Jerry, sugatan ng kanang bahagi ng katawan. Pero ang pinakanapuruhan, si Lester. Nasa laki ng pinsala sa kanyang kaliwang kamay, kinailangan itong putulin. Nanghihina ako kapag nakikita ko eh. Naawa ko sa anak ko eh. Sa sana nilapungot ang tindahan eh. Pinauwi ko na agad yung mga anak ko eh. Tinignan din namin kung kaya namin isalba yung kamay. Pero sa kondisyon kasi nung pasyente natin, extensive na po yung injury. Kailangan na namin putulin. Meron lang siyang minor injury, lacerated wound sa upper lip, na tahina naman namin yun. Yung time na yun, dapat magsa-celebrate na kami ng mga anak ko ng birthday ko. Kasi January 1 birthday ko, ang celebrate namin napunta sa gantong trahedya. Ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health, may naitalang 592 cases mula December 21 hanggang January 5 na mga biktima ng paputok. Tumaas ng 96% kung ikukumpara po nung isang taon. Nung isang taon, walang namatay na na-report. Ngayon ay dalawa na report. Samantala, nakauwi na sa bahay sina Miko, Carl at Jerry. Agad po. Agad pa din po. Agad po. Wala na po ng kamay po. Ngayon po. Sisiga po kami ng papel. Lalaro lang po kami. Tsaka ito po galing yung paputok. Po alam ko kaninang paputok po yan. Mulot po ni Kuya. Tinatak-tapakan ko po. Kaya po natumano pa ako. Kaya pinatay niya po ng kamay. Sumabog. Habang si Lester na iwan pa sa ospital. Nalulungkot po ako, nawalan yung kamay ko. Tining ko po, di na po sundalo kasi naputol po yung kamay ko. Harapan po ako raro, harapan po ako buhat. Kaya mampagaling ka na. Hindi raw alam ni Lester kung anong klaseng paputok ang kanyang napulot. Paputok po, pulay blue, tarang, pala po. Apa, asrim. Busi po nakita, kaputok mo pulot o pulagay sa apoy. Nyelas, nampas po. Sumabog po ang kamay po. Masakit po.
Hindi po nakapagsabi kung kayong galing paputok na yun. Kung matutukoy kung sino man yung may-ari ng paputok na yun o kung saan man yung nagmula, maaaring kasuhan yung mga taong ito ng reckless imprudence resulting in serious physical injury, lalo na doon sa naputulan ng kamay. Yun nga lang, dahil ito ay reckless imprudence, hindi naman maaaring sinadya. Kumbaga, naiwan lang na hindi sumabog yung paputok, yun yung magiging penalty niya, up to 4 months ng imprisonment. Pwedeng i-consider yon as kapabayaan pa rin dahil hindi nila sinigurado na itinapon nila yun sa tamang basurahan. Kumbaga, iniwan nila yun na nakatiwangwang lang sa kalsada kahit pa binasa nila yun. May nahanap ang aming team na CCTV footage kung saan makikita ang mga tagpo bago pa napulot ng mga bata ang paputok. Sakuhang ito sa Barangay 573, Zone 56. Pasado alas 6 ng gabi, makikita ang isang lalaking nakaitim na may bit-bit na paputok. 2 beses niya itong tinangkang sindihan, pero ang paputok hindi sumabog. Maging ang amain ni Lester na si Brian, hindi nito tunay na pangalan. Sinubukan din pala itong sindihan. Hanggang isang bata ang nagbuhos dito ng tubig. Ang paputok, makailang ulit sinipa at nasipa. Bandang alas 6:25 naman ang gabi, nung makikita sa video si Lester na pinulot ang paputok, na biglang sumabog. Ang pamilya ng lalaki tumangging magbigay ng pahayag, samantalang si Nea wala na rin daw planong maghabol pa. Wala po ako sinisisi. Feeling ko ako yung may kasalanan. Hindi dapat mangyayari yun kung pinauwi ko na lang maaga yung mga anak ko. Yung mga taong involved dito, babantayan namin. Nung mga nakaraang taon, walang nangyayari sa amin na ganyan insidente. Etong taon na to, ito lang ang kaso na may naputukan. Next year, mas hihigpitan namin. How to dispose properly, isosoak dapat ang fireworks and firecrackers. Ibig sabihin isosoak, nakababad, more or less 24 hours. Hindi pwedeng basa-basain, that's all. Kasi yung loob niyan, hindi pa basa eh. Kung ito itatapon na, ilagay sa plastic para to maintain the moisture, and then ilagay sa basurahan with the proper disposal. Kahapon lang si Lester, nakalabas na ng ospital. Masaya po, uwi na po ako. Namiss ko po kapatid ko. Ang aming programa, nag-abot po ng financial assistance. Nai-refer na din po namin siya sa iba't ibang specialista po na kailangan niya. Yun pong rehab para po dun sa prosthetics niya. Siyempre po kailangan po ng psychosocial support po dun sa pasyente. Una nating babantayan yung effect nung pagkakaputol ng kamay niya. Kasi yung long term, baka magkaroon siya ng tinatawag nating post-traumatic stress disorder. Laging kakausapin kung kailangan magkaroon ng medical support, ng psychological support. Ito po mingi tulong sa kamay upo. Ito po balik sa araw. Tutunan upo, wag na pong paputok bata. Wag na po kayo pulot paputok kasi mapuputol kamay nyo. Taon-taon, hindi naman nagkulang ng mga paalala na iwaglit na ang mga paputok. Lalo't alam naman natin kung ano ang posible nitong kahinatnan. Paano magiging happy ang New Year kung ganito ang kanilang kinahinatnan? Acetylene gang ang tawag sa grupo ng mga magnanakaw na kung tumira, pailalim. Hinuhukay ang lupa para marating ang kanilang punterya. Marami ang naghahangad ng maraming pera. Isama pa ang nagmamahalang mga alahas. Pero ang iba, para makamit ang lahat ng ito, hindi diploma ang ginawang instrumento, kundi mga hamak na pala, chisel at martilyo. Naghukay sila sa lupa, gumawa ng tunnel, sumuot sa ilalim, papunta sa nanakawan nilang mga establisimiento. Hindi po ito eksena sa paboritong crime series ng marami sa mga streaming platform. Ito ang totoong maaksyong pangluloob na bumulabog ngayong bagong taon sa isang mall sa Osamis City sa Misamis Occidental. Ang Osamis Heist.
kahit puyat pa ang store manager na itago natin sa pangalang Dindi, pinili pa rin niyang mag-duty sa pinapasukang jewelry store sa isang mall para raw buwenasin sa unang araw ng taon. Umaasa kasi siyang magtutuloy-tuloy ang swerte nila. Noong December 31 po, medyo happy kami po kasi medyo malaki nung sales. Naka 5M po kami. Pero pagdating sa mall, pagbalik po ng guard namin, sabi pa niya, store natin, may pumasok daw. Siyempre, nagulat ako. Totoo ba to o baka panaginip lang? At doon na tumambat sa kanya ang basag-basag na mga salamin ng kanilang pintuan. Ang kanilang vault o caja de hierro na naglalaman ng 700,000 pesos na cash at mga alahas na nagkakahalaga ng halos 30 million pesos na limas. May pin code po yun, ma'am, at saka key. Gulat ako na nakahiga na po yung vault. Grabe, ma'am, as in wasak po talaga. Nasa 1,426 pieces po yung item namin. Necklace, earrings, lahat na po yun dyan. Yung mga bangles, nasa 18 karat at saka 21 karat po yung gold. Ang store guard ni Nadindi may napansin na raw na kahina-hinalang umaaligid sa kanilang tindahan 5 araw bago ang nakawan. May tumitingin dito kanina pa, ganun, pabalik-balik. Ake po. Ano, may bigote. Baka customer lang yan. Sige, mag-ingat lang tayo. Ayon sa imbestigasyon ng mga pulis, hindi ito simpleng pangluloob. Pinagplanuhan daw talaga dahil nadiskubre nila na ang mga kawatan para makapasok sa mall gumawa ng butas sa ilalim ng lupa. Mula sa drainage sa labas ng mall, ang mga suspect naghukay hanggang narating nila ang ilalim ng food court. Gumapang talaga, ma'am. Yung mga ginamit nila, ma'am. Mga digging to, so yung mga panghukay, ma'am. Chisel, hammer, crowbar. Dito na nila binutas ang sahig para gawing entry point sa mall. Ang insidente ng panluloob sa mall, nakuhanan sa CCTV. Yung 3:25 po, ano na po sila nag-iilaw ng ano, ganun. Binasag na nila yung glass. Tapos nung 3:30, nakapasok na po sila. Nakapipi, nakabonnet, saka nakaglap. Hanggang doon lang po yung ano, ng video ng CCTV. Pati ang katapat na jewelry stall ni Nadindi, hindi rin pinatawad. Pati ang cash sa malapit na ATM, nilimas. Ang kabuuang halaga ng natangay sa loob ng mall, tinatayang 35 million pesos. At natumbok nila ang lagusan sa labas ng mall kung saan malamang daw dumaan ang mga suspect. Tuloy-tuloy ito sa bakanting lote sa tapat lang din ng mall. May spot? Ay, spot. Iatag yung spot. Patag kami na. Una kung lumigo, no? Kaya parte lang ko. Ah, kita era si daw. Ni video na to siya. Ito po yung butas na ginawang entrance at saka exit ng mga suspect. Kung saan naman nakatayo ang isang peryahan. Kinadakan natin ang investigasyon, lahat ng involved doon, mga crew doon sa compound ng peryahan na tuntun kung sino yung gumawa ng butas doon. Kung saan din nakita nila ang 5 suspect sa pagnanakaw. Kabilang sa mga suspect na nahuli ng mga otoridad, ang namukhaan ng store guard ni Nadindi na trabahador pala sa perya. May na-recover tayo ng mga ginamit nilang sweatshirt, leggings. Ang mga suspect agad inaresto at kasalukuyang nakapiit sa Osamis City Police Station. Ayon sa inisyal na investigasyon, December 29 pa raw sinimula ng grupo ang mga hakbang nila sa pagnanakaw. Ang ginamit nilang pangbungkal ng lupa, tools sa pag-assemble din ng rides sa perya. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang mga suspect. Nagpaunlak ang isa sa kanila. Ano po yung involvement po ninyo doon? Wala po akong masabi, ma'am. Pero taga-perya po kayo, sir? Opo, ma'am. Tricks yan, ganun po. Tsaka mag-operate po ng mga iba-ibang ride. Matagal na po nagtatrabaho sa peryahan.
So yung tukos sa magintong nawala-wala kayo pala? Wala na po ma'am kasi kinuha na po lahat ng kasama namin. Dinala po lahat. So paano po ito nagsimula? No-comment po ako ma'am. Nitong Miyerkules, sinampahan sila ng kasong robbery sa Osamis City Prosecutor's Office. 4 oras mula Osamis City sa bayan ng Liloy. Alalang-alala naman si Nanay Lyda. Ang isa raw kasi sa mga suspect sa binansagang Osamis heist, ang anak niyang itago natin sa pangalang Keanu. Dahil nakakita ko sa Facebook, ma'am. Ako yung gisubay dito, Jude, ma'am. Sa Osamis, goal chuko kayo, ma'am. Pinanggaon to, ma'am. Nakaduha akong anak, ma'am. Butan kayo. Byuda na si Nanay Lyda, kaya para may pangmatrikula sa susunod na pasukan, sumideline daw si Keanu bilang cook at operator sa peryahan sa Osamis City. Aning kamo to siya, ma'am, kay pobre pa mi kayo, ma'am. Ano man to siya amahan, ma'am. Nanarbaho siya, ma'am. Karo po may mabuhay po siya hapong paningkamutan po, ma'am. Tumawag pangaraw sa kanya ang anak, saktong alas 12 nitong January 1, para batiin sila ng Happy New Year. Magpadala ko ni maugwarta, ma'am. Kay arong ka, nakapo kay... Mahi kay diha, ma. Anda po gani ko. Ayan na lang padala. Kaya tinguma lang na diha. Kaya ito ibayas po sa imong utang. Ma'am, iyan yung ipadala, ma. Nag-party-party po sila dito. 12 sa gabi, eh, ma'am, sa 31, ma'am. Nanawag siya na ako. Ana siya, ma. Naghi kay baka diha. Kaya para ito. Sige lang, ma'am. Kaya manawar ko unyang buntag. Muto, ma'am. Nagpaabot ko. O sayang tawag. Wala mo na katawag, ma'am. Si Nanay Lyda, hindi pa rin makapaniwala sa ibinibintang sa kanyang anak. Napisuspikan magod siya, ma'am. Wala mo tayo salan akong anak, ma'am. Kay botan yun kayo na akong anak, ma'am. Ako yung ang gusto yun ako, ma'am. Ako yung pag-awson yun, ma'am. Kaya wadyo tayo sa yun sala, ma'am. Pero ang mga otoridad, malakas ang kutob na hindi lang ang 5 suspect ang may pakana ng panloloob. Meron daw malaking taong nasa likod nito. Hindi tayo huminto sa paghahanap kasi we believe na meron pa rin itong mastermind or financier na pwedeng may involvement. At sa bukana ng butas kung saan lumusot ang mga suspect. Meron tayong nakuha na mga stolen items pero napakaliit lang. Kinonfirm naman kanila yung mga na-recover natin. May sinabi silang tao kung sino yung nagdala. If the value of the property taken by the robbers exceeds 50,000. Prison correctional yun. Kung ang Osamis heist, katulad ng mga napanood nating series, ang mga gumawa nito, wala kayang plinanong exit o escape plan. Totoo kaya ang teorya ng pulis na merong malaking taong nasa likod nito? Sinisiguro nilang hindi katulad sa mga palabas. Sa kasong ito, hindi mananaig ang mga kawatan. Sa bagong mga gaganap na sangre sa reboot ng Encantadia, agaw pansin si Kelvin Miranda na may viral na video nakikipagsayaw sa kanyang fan. Sa dinami-rami ng mga naggagandahang dilag na naglaban-laban kamakailan sa taunang Linay Kang Antique, hindi kandidata ang parang nakapag-uwi ng corona. Sino pwede? Halika, dali yan. Kundi ang beshing ito na meron lang kung tutuusin sa audience. Halika rito, wait. Halika rito. Pero, maswerteng napiling haranahin sa entablado ng kapuso heartthrob na si Kelvin Miranda. Nung mga nakaw na sandali, habang tayo'y magdaya ka sa dili. Si Beshi, parang toko na yumakap kay Kelvin. Nariyang pinatanggal pa sa kanya ni Kelvin ang suot nitong vest. Pero ang pinaka nagpatirik ng kanyang mata sa kilig. Nung akmang magkikiss na sila ni Kelvin. Ito na, pinaka. Te, kumalma ka. Kelvin, ito na tayo. Magkayakap sa dilim. Okay, sarap ng mga nakaw na sandali. Habang tayo'y magkayakap sa dilim.
ang viral na beshi, tiga Barangay Patria sa bayan ng Pandan sa Antique, si Kier. Hanggang ngayon, lasap na lasap pa rin daw niya ang mga nakaw na sandali nung nakaharap niya ang kanyang celebrity crush. Pinantahan niya ako, tinayaman ko siya, nahuban niyo yung vest niya, tapos agarte-arte pa ako. Yan, ayaw ko pa pero gusto din naman. 1 inch lang, babe, mag-ano na yung labi namin as in... Grabe talaga, higina namin as in... Ang talagang gusto lang daw niya, mapanood ng live si Kelvin Miranda. Na ngayon, tagapagmana ng brilyante ng tubig sa inaabangang Encantadia Chronicles. Unang hinarana ni Kelvin ang mga kandidata sa stage. Pero bago ko buwatin yung tsongko, okay lang po ba may invite ako? Hanggang magtawag ito ng maswerteng nasa audience na haharanahin niya sa stage. Hindi ako yung una niyang nakikita, yung babae. Baba na sana yung babae, kaso nga lang nakapalda siya. Yung bakla umikse na sumigaw ng... Tapos yung mga tao tumitingin na sa akin as in sinichismisan ako sa gilid. Galing mo, sobrang amazing mo. Kahit papaano raw, naramdaman ni Kerr nung mga oras na yon na siya'y mahalaga. Huwag mong pigilin kung nais mapalo. Si Kerr kasi, madalas daw noon, mabuli. Naman talaga kasi maiwasan yun. Ida-down ka talaga ng mga taong nakapaligid sa'yo. Pangit mo talaga. Bakla ka, be. Bakla ka. Hindi ko naman sila pinapansin kasi Kimi, who they are, who they them. Dila ko nila mabubuli kasi hawak ko yung brilyante ng tubig. He loves me. Minsan na rin daw siyang nagkaroon ng inspirasyon sa buhay. Ang kanyang kung tawagin, happy crush. He loves me. Back when, wow, Kimi, 2018 nata yun or 19. Pumupunta siya sa bahay, pumupunta din ako sa bahay nila. Punta kaming beach, tapos maglalakad-lakad. Ito na ang pinakahihintay. Holding hands kami, na-fall na ako sa kanya. Pero, na-friend zone daw siya. Nung nag-confess ako sa likod ng CR, CR pa talaga nag-confess ang taong ito. So, okay nga ang friends tayo. Kasi sa magka-relasyon kasi, mas tatagal yung friendship natin. Mga problema yung... Hanggang ang kanyang mundo, parang niyakap ng dilim. Siyempre, nag-cry-cry. Sino ba naman pag re-reject ka? Nung pumunta ako sa dagat, doon ako nag-relieve ng aking puso. Sabi ko nga, bakit kulang ba ako? Anong mali? Likas mang komikera, seryoso raw si Kerr pagdating sa pangarap niyang makatapos ng pag-aaral. Kapag walang pasok, rumaraket daw siya bilang assistant makeup artist. May mga event sa amin, pag may mga bukenerang nagpapamakeup, go lawan ang baklang ito kahit 200, 300 yung bayad, at least may income. Pero lahat ng mga isipin at problema sa buhay, kanya raw nalilimutan kapag nakikita si Kelvin Miranda. In my years of existence, parang ngayon, parang ayaw ko muna, pero pag si Kelvin, boom, ilaban. Sandal mo sana ang ulo mo sa una, katawan mo ay aking kukumutan, mga problema ay iyong mali. Kung makakaharap ulit si Kelvin, gusto ko sa pool mag-date. Yung mga swimming, gano'n, tapos et ng fraud, apple, tsaka orange, gano'n. Tatanungin ko siya ng, ano ba ako sa'yo? Asama mo ba ako? O katulong? Charot. Mula Antique, pinalipad ng aming team si Kier pa Maynila. Pagdating sa venue, si Kier nag-blindfold muna. Sinalubong siya hindi lang ng isa, hindi lang dalawa, kundi ng tatlong Kelvin Miranda. Pero mga impostor lang pala sila. Ay, sa prank. Prank lang pala. Hello po. Hello. Ito na siya, be. Ito, sino to? Be, ikaw na ba yan? Papa ko tuwing wala si Kelvin ko. Uy, naghanap. Isang video message ang ipinapanood namin sa kanya. Huwag sanang sasama ang loob mo dahil may biglaan lang akong taping. Ang masasabi ko lang naman tungkol sa love, huwag sanang magbadali dahil ang pagmamahal ay kusang dumarating. Hindi yan hinahanap. Malay mo, nasa harapan mo lang. Diba? Ano yun? Nakikita. So, antayin mo lang yung tamang oras para sa'yo dahil ang lahat ng bagay ay nangyayari.
dahil merong dahilan. Okay lang. Alam ko naman kasi busy talaga siya sa ano niya, sa you know, Encantadia, lahat-lahat. Sino ba naman ako para puntahan, 'di ba? Ang hindi niya alam, ang tunay na Kelvin Miranda nasa likod na niya. Sandal mo sana ang ulo mo sa una, habang tayo'y magkayakap sa dilim. Ano to? Hello? Uy, Happy New Year, kuya. Uy! Charot, nanginginig ako. Nakapin ka ulit. Oo, kasi hindi nga ako naligo. Uy! Uy, totoo ba ito, be? Oo naman, baka malaglag ka dito. Baka malaglag ka dito. Uy, nanginginig ako, be? Huwag kang manginig. Easy ka lang. Oo, ayan. Andiyan na yung mga na-request mong prutas. Anong gagawin mo dyan? Titigam mo lang yan, siyempre. Siyempre, kakainin. Kakainin yun yan, diba? Gusto mo subuan? Pasubuin mo. Uy! Uy, totoo ba? Wow. Uy! Edi, kilig ka din sa akin. Ang ganda ko, no? Dapat lang. Huwag ka na, no? Charot. Dapat ano lang, formal tayo, be. Go. Formal, formal. Anong plano mo sa atin? Uy, ano? Ayoko lang. Hindi, ano? Are you happy in your life right now? Gano'n ka ka-excited about sa, ano mo? Sa karakter mo bilang tagahawak ng binayati ng tubig. Kasing excited mo nga. Kinain. Ano? Ganun. Kasi excited ako. Tapos syempre, kinakabahan din. Mm-hmm. Dahil ang dami nag-aabang. Syempre, yung happy crush nandiyan lang yung para inspiration. Sino yung lalaki na pinaka-importante sa buhay mo? Papa. Siyempre, lahat si Papa, siya yung taguyod. Kahit nahirapan ganun, tuloy pa din dapat. Willing ka bang ipahiram yung mga yung brilyante mo sa akin minsan? Oo naman. Uy! Basta gagamitin mo. Uy! Siyempre, may... So, kung prutas ako, Kir. Ikaw? Anong prutas ako at ano ako, hihiwain or kakagatin? Nga, magsasay tayo sa apple. Kasi makrunchy yung... Sandal mo sana ang ulo mo sa una, katawan mo ay aking kukumuta, mga problema ay iyong malilimutan, habang tayo'y magkayakap sa dilim. Huwag mong pigilin kung nais mapaluha. Bawat isa sa atin, may happy crush na hindi lang sa atin nagpapangiti, nagbibigay rin ng inspirasyon. Lalo na sa pagharap ngayong bagong taon sa bagong laban. Sobrang happy ko, babe. Madagdagan din ako ng isang kaibigan. Thank you, Kier. Thank you, babe. Sa ating pag-ibig, tayo ay umasa. Habang tayo ay magyakap sa dilim. Ang bulaklak ng Bougainvillea o Bumbilya kung tawagin sa ibang probinsya. Maganda, mayabong at matingkad ang kulay. Yun nga lang, mag-ingat sa taglay nitong mga tinik. Simpleng tinik na naging mitya ng away ng dalawang magkapitbahay na kalaunan hindi nila inakalang mauuwi sa isang kahindik-hindik na krimen. Nanginginig talaga yung katawan ko. Dili siya tao, ma'am. Mananap siya. Ano yung gibuhat? Hindi may mag-anong paniwala. Halaman, tanim ng 65 anyos na si Lola Rosa ng Barangay Canayugan sa bayan ng Bayugan sa Agusan del Sur. Noon pa man, libangan na raw niya ang paghahalaman. Pero hindi raw lahat natuwa sa kanyang tanim. Para sa kapitbahay niyang si Mario, tinik ito sa kanyang dibdib. Nakakatinik yan ang mga bata.
Madalas daw kasi siya ritong matusok na dahilan ng away nila ng matanda nito lang Martes. Katusi ko ang Mario na ay kanadto iyang anak natunok. Si Mario pagkabuntag sa kuan sa balay niya. Naglalis to sila. Unya, ningon si Mario nga natunok ko. Ningon si nanay, ug ni ulan pa, ako nang dauban ang ako ang sagbot. Dito na lalong tumaas ang tensyon. Unya, ni anak si Mario nga bagay dili ka mo puyo din he. Kay ngilad kag batasan. Ningon po si nanay, ikaw ang dili bagay mo puyo diri. Magnanakaw ka ng manok. Ang sinabing ito ng matanda. Ay sayusin mo pananalita mo ha. Malatinik daw na sumugat kay Mario hanggang ang kanilang bangayan na uwi sa pisikalan. Kani si nanay, nakita na ko nga nagdala og sundang. Unya iyang ihaan kay Mario. Unya si Mario nikuha pod og kawayan kay ibunal niya kay nanay. Diha sila nagabulan sa balay ni nanay padulong dito ila Herming nga balay. Galing talaga to si Nanay Rosa sa Noli Amungon. Doon siya nakatira. Tapos, nung nagway dining doon sa Noli, lumipat dito. Mabait naman si nanay sa akin, pati sa pamilya ko. Ang tunay pangat ni nanay sa akin, anak. Pero sa kanyang mga kapitbahay, isa raw ang pirmi niyang hindi makasundo, si Mario, na madalas din daw bumili ng alak sa tindahan ni Lola Rosa. Noon pa man, sakit na raw ng ulo si Mario ng kanilang barangay. Hindi nga kami magsabay mag-inom kasi iba yung ugali niya. Malasing siya, mugara siya na mukuan ba sa iyang buhaton. Kayong minsan yung bahay ng kapitbahay namin, inaalog-alog niya, magsigaw-sigaw sa mga kapitbahay niya. Sa bahay nga namin, nag-wild nga nakaraang buwan, pinadakip ko na lang. Pinatulog ko doon sa police station, isang gabi lang, pinalaya ko. Kasi alam ko lasing. Pero kahit nasanay na raw ang kanyang mga kapitbahay sa ugali ni Mario, tila wala raw nakapaghanda sa sumunod niyang ginawa. Tanghali ng January 2, ang tahimik nilang sityo na eskandalo. Nung meron sa kanilang nakitang pugot na ulo ng tao. Dating ko doon sa barangay, nabigla lang ako nandoon na yung isang ulo. Ang ginawa ko, tinakpan ko na lang para hindi na sila makapicture. Ang iba nga, nasuka-suka sila tungod sa nakita nila. Kilala ko kasi yan. Isa kasi akong tricycle driver. Palagi siyang sakay sa kuha. Ang biktima, walang iba, kundi si Lola Rosa. May nag-chat, kasamaan ko sa simbahan. Sabi niya, Ayla, may kilala ka bang Rosa? Sabi ko, ano apelyedo po? Sabi niya, basta Rosa, matanda na. Pagkalaman ko po na ganun yung description niya, kung sino yung Rosa na tinutukoy niya, sabi ko, lola ko po yun, te, bakit po? Sabi niya, lola mo, wala na, pinugutan na ng ulo. Nadatnan na namin is yung ulo ng lola ko. Tapos yung katawan ng lola, nandoon lang sa bahay niya. Nalalamig mo yung buong katawan ko. So umiyak pero di mailabas yung luha ko. Bakit nagawa sa lola ko? Naalam namin sa lolo namin. Nung mga oras daw kasi na nangyari ang krimen, ang mister niyang si Lolo Benaventura nasa palaisdaan. Huwag ko magtuhin nga na mga baton na niya, ma'am. Silingan ko, ma'am. Ay, suko ko, ma'am. Pero ako lang ito yan sa Ginoo, ma'am. Kuha na rin si Ana. Natiwa mo ako mahimo, ma'am. Kwento ng mga nakainuman ni Mario bago raw nangyari ang insidente. Masama na ang loob nito. Oh, tagay mo na. Sige, pre. Para sa'yo. Binitangan siya nga, mananakaw siya. Gusto niyo ba ng regalo, pre? Hintayin niyo ako, ha? Magdala daw siya ng regalo. Nang bigla na lang daw umalis si Mario. At laking panghihilakbot nila nung ito'y pumalik. Bit-bit ang ulo muna itong regalo na mo. Ibutang niya sa tuwan. Hey! Hey! Siyempre natakot kami. Simbuha kami. Palayo. Kispit ko nga. Ang bot-bot-bot na ito niya. Pagdatsang regalo. Abi na ko sa regalo. Ano ba? Pero kung mag-ispit nga, ulo sa tao niya yung bit-biton. Si Mario agad dinakip ng mga pulis at sinampahan ang kasong murder. Ang kaukulang parusa po ng murder is a reclusion perpetua o pagkabilanggo ng 20 years and one day to 40 years po. Andun din po yung presence ng tinatawag nating abuse of superior strength. Ang victim po is 65 years old na po at yung suspect natin is 48 years old. Sunako, ma'am. Dili na siya magkagawa sa iyang gibuhat.
gibuhat niya sa akong asawa ngayon. Giputol niyang liob, ma'am. Iya pang gidala sa iyang mga amigo. Dili siya tao, ma'am. Mananap siya. Sobrang sakit po. Di naman po kasi nakatanggap-tanggap yung kapangyayari sa lola ko eh. Hindi talaga makatao. Pero ano nga ba ang nagtulak kay Mario para gawin ang karumal-dumal na krimen? Nakapiit ngayon si Mario sa Bayugan City Police Station. 2008 po, may kaso po siyang homicide. Nakulong po siya doon 4 years and 8 months. 2016, no, si Mario Fortun po ay nag-surrender sa ginagawa nating Oplan Tokhang. February 5, 2018 po, arrested po si Mario Fortun. Mayroon siyang minor na sinapak. November 13, 2023, pinablatter siya ng auntie niya. Allegedly, pumasok siya doon sa farm lot ng complainant at nagtanim siya ng niyog at saka banana. Itong recent, ma'am, itong sa murder na case, isinalaysay niya kung bakit humantong sa isang karumal-dumal na krimen ang simpleng alita nilang magkapitbahay. Ang iyo ko sa iya nga, kaning imuhang buwak nga matunukon, ipakilid lang kay naghanay na nga tunok. Nga to lang nga, magkasinabot, tagunta mo, nasa masigil sa ingon nga, kawatan, ikaw pang kawatana ka, hilabot-hilabot pa ka. Sa ikaw tigwanga ka, magtarong ka ha, kay kuan. Sige, sagsingit sa ako nga kawatan. Mato akong ikasukan po sa iya kay naamang ko'y mga anak. Unya, nga dagko na baya po. Maulaw na po sila mo. Suroy sa mong barangay. Kaya makaingon sila nga. Sa ato niya akong amahan, kawatan na ini. Mato akong gika lainan sa iya. Muna nasud sa akong una-una sa iya. Mato naka nagsat-chat mi dito, nag-inom. Mato pag-uli na ako, maano man yung sod sa kung una-una hinoon. Uy, lumabas ka! Doon dito, sa intindahan dyan sa gawas, istorya mi, nadugay mo istorya, nagkalalisay na po noon mi. Matong, ang iyang sundang kaya naaraman sa tapit sa purtahan, mato sa ako na siyang lubaan. Tigbas na ako, ma'am. Pagdating ko dito sa prisuhan, ma'am, palagi ako nag... Ito na nung nahitabo na ko to. Dari na ako nakahuna-huna nga. Ito sa ako mga anak, aliro. Mahay po ako, ma'am. Ganoon na akong nahimo. Saan man nga, naitabo lamang yun. Bago sana tayo magsabi ng hindi magandang salita sa ating kapwa, pag-isipan muna natin na maka 500 o maka 10,000 ulit. Kasi minsan sa mga sabi-sabi, lalong nagkakaroon ng trigger na hindi na nalalaman ang buong storya o nawawalan ng konteksto ang bawat kwento. Kaya tuloy nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. At ito'y nauuwi sa pananakit. Doon nagkakaroon ng krimen. Huwag sana natin kalimutan na hindi solusyon yung pananakit para ma-address yung galit. Tungod naman po sa imo, pero pasaylo ang taong ko. Nay, huwag sa imo ang mga anak. Pasaylo ako sa akong mga sala. Kantay City ni katuig ng uban, ma'am. Mawa lang siya galit. Okay, ma'am, kung masakit siya kay makaandam ko. Wala man siya masakit. Munang di nagyog, marag mo kuwag yun sa dughan niya. Pero wala na. Kinuha ka ng taong maladimonyo yung ginawa sa'yo. Pilitin namin natanggapin yung nangyari sa'yo. Alam namin na nasamang proseso yung kaso mo. Pangako, bibigyan ka namin ng hustisya. Salamat sa lahat-lahat. Ang hamak na tinik kapag sumugat ng malalim, sadyang napakasakit. Iba ang magkakapatid na vloggers mula sa Nueva Ecija. Ang kanilang Christmas gift sa kanilang nanay, bagong bahay. Agama. Tutulog. Ang beauty rest ng nanay na ito, binulabog ng tatlo niyang binatang anak. Birthday na birthday mo, natutulog ka. Isinakay siya sa van at piniringan pa.
ang magkakapatid kasi merong pasurpresa. Merry regalo ko sa iyo na to. Pangarap natin to matagal na. At nung tinanggal na ang piring o blindfold, ang kanilang ina napaiyak sa tuwa. Ang kanila kasing iniregalo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo. I repeat, tatlong brand new houses and lots sa Cabanatuan City. Meron itong swimming pool, jacuzzi, home theater, at glass house. Nakikita mo kayo na ito. Ito regalo ko sa iyo sa atin dito. Nangungupahan lang daw sila dati, pero ngayong New Year, meron na silang new house. The house that Content built. Welcome po sa Camping Pini. Pasok tayo sa tahanan. At buhay ng isa sa pinakasinubaybayan. Andito ko na pala, ma-WhatsApp ba? Ma-WhatsApp ba? At pinakamatagumpay na content creators ngayon. Sige, ako na mag-uhain. Diyan ka lang po, katatawagin ka na lang pag okay na. Wow! Wow! Mga sina Gavin, Allen, at Kelsey, ang Kapinpin Brothers. Bakit ba nilagay mo? Matitlog na pula. Di ka na nahiya, may bisitang kakain dito. Ayan o. Kuleutos ni Mama. Kala niya siguro itlog na puti, ni ibabaw sa kanya. Hindi hilaw yung itlog na pula. Malay po ba? Ang 3,500 square meters na lupa, pinatayuan nila ng tatlong bungalow, tig-iisa, para sa kanilang tatlong magkakapatid. Para kahit magkakahiwalay kaming bahay, magkakalapit pa rin po kami. Yung unang bahay po na to, dito po nakabahay sila si Mama, tsaka si Kelsey. Pasok po kayo. Tara po. Tara! Ngayon lang po kayo makakita ng walk-in closet na may kainan. Pinili po namin na close po siya na white kasi po pag nakikita niya lagi bag niya, gusto niya laging dagdagan. Kaya sinarado ko na po. Ang kanilang swimming pool, meron pang pa-falls. Pangarap po ni Mama yan, at tatlo falls po na yan. Medyo malabo lang po yung tubig ngayon. Naligo po si Kelsey. Ang mapagyayabang ko lang po siguro dito, eto, para kapag manonood na lang ako, ganyan na lang po. Hey. Sobrang lambot po nung binili kong kama. Nakapaghiga mo, talagang makakatulog. Ang kanila namang receiving area, ang pinapangarap nilang glass house. Ito po yung glass house namin. Ang birthday / Christmas gift na ito ng Kapinpin Brothers sa kanilang ina, 6 months in the making. Mula kasi nung nabili nila ang lupa at sinimula ng pagpapatayo ng bahay nitong Mayo, isinikreto nila sa kanilang Mama Beth. Hindi ako makapaniwala kasi baka mamaya pinaprat na naman ako. Lubog yung ano, lubog yung mismong linya. Pinpin Brothers na kilala sa kanilang prank videos. Bakit ba pinaglaruan niyo to? Naglaro po kami. Ito may pinupukupo po eh. Oy, dahil ginawa mo yan, maglinis ka bukas ha. Honestly, ma'am, nung una, ginagawa namin yun. Uy, magulat ka nga. Magulat ka nga. Parang ang hirap tsaka nahahalata ng tao na scripted. Kaya ma'am, hindi na namin siya ginawa na parang alam yung mangyayari sa prank. Kasi ma'am, hindi talaga successful nangyayari. At tsaka peking-peking. Kaya ma'am, ang ginagawa namin ngayon, nawala kasi dalawa ko sinpo. Hindi namin kayo pinagbibintangan. Kumbaga, tatanungin ko lang kayo, nasa inyo ba yung sinpo?
If ever ka ako na may nararamdaman kayo, sumabay kayo sa flow. Minsan ma'am, nag-aaway kami, patayin niyo yung camera. Aaway kami, sobra ka na kuya. Sigurado kayo, hindi kayong dalaway gumawa ng cellphone. Ha? Kaya ano itong nakita ko sa inyo? May gagantihan ako. Pero sa magkakapatid, si Gavin daw talaga ang unang gumawa ng content. Nung bago mag-pandemic, ang nakasama ko po muna mag-vlog yung girlfriend ko. Masaya ka! Oo, tinamun naman yung saya ko, diba? Uy, hindi importante, masaya ka! Love you! Eh, malayo po kami sa isa't isa, parang 1 hour and 30 minutes yung biyahe. Hindi po namin kaya mag-daily vlogs. Sabi ko, try ko kaya ka ako yung mga kapatid ko. Kamay, halika, may papagawa ako sa inyo. Tapos parang naisip ko din, wala pa ako nakita ang magkakapatid na nagbablog na sobrang gagwapo. Opo, hindi po totoo yun. Ito po yung una namin pinam-vlog, pero hindi po siya naging success kasi sobrang blurred po niya. Kaya nag-turn po kami sa cellphone ni Papa. Ito po yung ginamit po namin almost 1.5 years. Tingnan lang natin kung hindi ka magpurong dito. Unang vlog po namin, maghugas ng pinggan. Kung umabot po at ang 5.2 million views yun, tuloy-tuloy na kakakaya natin. Nung una talaga, mahirap kasi mula sa wish namin, kahit ako nahirapan ako mag-vlog, try ka ako natin yung ginagawa lang natin na araw-araw. Kasi mas malala po kami kapag wala sa vlog. Sir Allen, bakit ka na-convince mama na sa pag-vlog? May suhul po sa akin lagi. Ayun pala ma'am. May suhul po lagi ka na. Oo ma'am, po. Kasi ma'am di pa kami sumasahod nun. Lagi ko ma'am sila sinusuhulan. Ayun pala ka ma'am, mag-ano lang. Ano? Bakit pa kasi pinaglilinis niya kuya? Hindi. Mama si Mama. 500, 1,000. Effective na effective dahil mukha silang ganun, ma'am. Hoy! Lumalabas ilinig ni Papa! Guys, patin ko kayo. Nakukuha po namin yung content namin nung una sa mga nangyari po sa amin nung mula pagkabata namin. Iniinaano po namin. Ano tawag? Revise. Anong revise? Hindi. Anong reincarnate? Hindi. Inuulit na lang ma'am namin kasi ma'am yun yung pinakamasaya nangyayari sa amin. Nagtatakbuhan kasi inuha yung pagkain, hahabulin na walis tambo. Kumbaga, tawan-tawa kami dati doon. What if kaya ka ako, gawin natin ulit yun. Hoy! Kanina pa po yan dyan. Yung pag tinatawag po kami ni Mama, nagtutulog-tulog kami sa kwarto. Yun po kasi yung madalas namin gawin kasi ayaw po kasi namin nauutusan eh. Nagtatago po kami lahat eh. Si Gavin, aminadong may idolong vlogger. Kong TV ma'am. What's up sa inyo? Si Gong TV po ang 50 to 60% siya po yung dahilan kung ba't ako nag-vlog. Siya po talaga dahil nakita ko po kung paano po siya nagsimula at kung paano po siya ngayon. Sobrang inspiration ko po kasi yung tao na to, si Sir Gong TV. Kaya every time na kapag nadadown ako o wala akong maisip, parang tinitingnan ko lang yan para nakakuha ko ng malakas na energy galing sa kanya. Bago ma'am kayo pumunta dito, pinanood ko pa yung interview niyo po kala Kong. Hi po, Jessica. Uy, na-miss ka namin. Kasi hanggang ngayon po, hindi pa rin po ako makapaniwala na yung sinusubaybayan ko na yon mapapanood na sa Jessica Soy. Mas hindi po ako makapaniwala, mangyayari rin po sa amin yung nangyari sa kanila na ganito. Kasi ma'am, lahat kaming pamilya namin, kahit po yung tatay namin, siya po yung sinasabi na darating yung araw, maaabot mo yung narating ni Gong TV. Marami na ma'am chance na pwede kami makita ni Sir Gong. Pero umiilag po ako. Dahil ayokong magtagpo yung landas namin na wala pa ako mapagmamalaki. Yung po kasi yung natutunan ko sa kanya. Sabi niya po kasi, akit ka sa bubong, aim for the sky, and at least if you fall, you will fall on the roof, not on the ground. Mataas ka pa rin. Kaya pinipilit ko sa sarili ko na tumaas, na kahit papano kapag nakita kami, may mapagmamalaki ako kahit hindi niya ako makilala. At kamakailan lang, nakipag-meet up na siya kay Kong. Sobrang thankful ko dahil nung nakita ko pa lang si Sir Kong, kinamayan niya ako, tapos binanggit niya ma'am yung pangalan ko. Nakatawa lang natin. Grabe yung success ni Sir Kong. At ayoko din ma'am sabihin sa vlog namin na idol ko siya kasi syempre itatag siya ng mga tao. Ayoko ma'am malaman niya. Gusto ko landas yung magsasabi ng pagtatagpo namin, which is nangyari ma'am nang hindi ko ina-expect din. Ando po sa gilid nung umiiyak siya. Tumutulo na po yung sipon nito. Masaya po. Masaya po. Nakakayak din po kasi syempre, pangarap nga po. Tapos
Simula high school, pinapanood po. Unexpected po talaga lahat ng nangyari. Parang magic. Kailangan mo maghirap para makuha yung isang bagay na gusto mo. Parang magic nga raw lahat ng nangyari sa kanilang magkakapatid. Genuine nung happy namin kapag may pinupunta kami yung lugar tapos pinagkakaguluhan kami, syempre. Dito tinamin ang tao. Tinamin tao. Yung nakapantalon ko. Di naman kami mga gwapo, normal lang kaming tao, di kami naliligo. Yung toothbrush namin, 4 months bago palitan. Ayun, tapos pinapansin nila kami, balakpakan. No. Nakakaya, ma'am. Siyempre kasi, ma'am, hindi ma'am kami sanay, ma'am, na ganun eh. Kumbaga, ma'am, nasanay ma'am kami na naglalakad, nakachinelas, or nakashort lang. Tuko na nga, ma'am, akala nila nang-i-snub kami. Ang hindi nila, ma'am, alam, hiyang-hiya kami. Paano ba namin sisimulan makipag-usap? Actually, ma'am, hiyang-hiya nga kami. Pinuntahan kami ng team ng KMJS dito. Hindi nga, ma'am, ako makatingin eh. Natin yung birthday ko. Kaya naman tuwing may okasyon, hindi raw nila nakalilimutang mag-give back. Merry Christmas, sir. Nariyang namigay ng groceries at mamahaling cellphone. Wow! Nagtanggap ako ng cellphone. Parang nasa kanila ng araw ang lahat. Pero sadya pa rin, may kulang. Dahil katulad ng ibang pamilya, may matindi rin silang pinagdaanan nung nagkasakit sa puso ang kanilang ama. Kahit si Papa, hindi niya alam na may sakit siya. Kaya nung bumagsak si Papa, alam namin tapos na kasi. Umilalim sa table, umurong na yung dila, tapos dumumi. Sumisigaw na lahat, tumatawag na sa akin si Allen. Nagulat si Allen, biglang umano si Papa, bumangon na parang, ano nangyari? Na parang wala lang. Sobrang apektado, ma'am, kami noon dahil nung time na naka-hospital si Papa, wala, ma'am, dumarating pera sa amin. Kahit, ma'am, teacher na ako noon, ang dumarating lang, ma'am, sa akin, sobrang kulang para, ma'am, sa hospital bills. Araw-araw, ma'am, ako umiiyak noon dahil syempre, wala kaming makain. At wala din kaming mapambayad sa hospital. Ang ginawa ko, ma'am, noon, nag-resign na ako bilang private teacher at saka plano ko noon, magbenta ng turon at saka lumpia. Doon, makakakita kagad ako ng pera. Hindi na ako maghintay na kinsenas katapusan. Pwede na akong kumita kagad ora mismo. At habang ginagawa ko yun, bala ko na mag-apply sa public teacher. Kasi, ma'am, di ba, kapag public teacher ka, pwede kang mag-loan after 1 year ng malaking pera. At yun naman iniisip ko na pambayad sa hospital nung tatay ko. Kaya hindi ko po akalain na parang makakatagpos kami that time dahil parang bawat galaw po namin and anytime po pwede nang mawala yung tatay namin kasi may tani nga po yung tatay namin. Sobrang hirap po talaga. And that time din po, hindi pa kami sumusweldo sa pagbablog. Doon po sinabi sa amin ng tatay namin na ituloy nyo na lang yung pagbablog. Kahit papano, may nakikita ako sa inyong potential. And doon din, ma'am, sa hospital na yun, doon pumasok yung unang sahod namin na 5,000 pesos. Kumbaga po, siya po talaga yung unang naniwala sa amin. Uy! Wala pa sila ni Papa! Patin ko kayo. Sobrang hirap nung mga araw na yun. Sobrang sayo yung vlog mo. Pero anytime, pwede mamatay tatay mo. Yung ibang tao, akala nagbabakasyon kami sa Maynila. Di nila alam, nakaswero na yung tatay namin. 50-50 na yung tatay namin. Pero taong 2022... Ano, ma? Ano, ma? Mama? Papa! Papa, papa! Papa! Diba, tutulog ka lang? Mama! Ayoko, ma'am, talagang i-vlog yung pagkamatay ni Papa. Pero bago mamatay po si Papa, yun po yung hiling niya. Binibiro niya ako na pag namatay ako, i-vlog mo ako para hindi siya makalimutan. Yung binayaran namin sa funeral, halos nasa 140 to 150,000. Nagulat, ma'am, kami. Yung kinita ng video, ma'am, na yun, nasa 150,000. Today is Father's Day, kaya kayo kasama ko si Papa. Hindi, actually, kanina pa kami umaga nandito. Bumalik na lang ulit ako mag-isa. Ang pagbablog, ma'am, escape, ma'am, namin sa lungkot. Ang pinakamahirap lang, ma'am, pagtapos ng vlog. Pahinga, doon mo naman mararamdaman. Nung namatay si Papa, ako na lahat papalit sa lahat ng ginagawa niya dito sa mundo. Sabi ko sa sarili ko, gagalingan ko. Ganun na lang yung takot ko. Nagampan na ni Gavin, pinilit niya na maging isang kuya, isang ama. Masaya ba ang aking pamilya? Masaya! Katulad ng marami nating mga kababayan, ang pamilya Kapinpin nangupahan sa loob ng 12 taon. Ang hirap din kapag di ka nakakabayad ng renta. Hindi mo alam kung ano'y dadahilan mo sa may-ari ng bahay.
Nagtataka ako ba't lagi siya nangungutang para mabayaran laupa. Talaga nakikita ko, ma'am. Nag-umiiyak si Papa dahil wala kami pera. Kaya pinilit daw noon ang kanilang ama na magkaroon sila ng sarili nilang bahay mula sa niloan nito sa bangko. Nagkaroon ng bahay, di pa siya palitada. Kahit wala pa siyang pintuan o bintana, lumipat na po kami agad. Yung bahay namin na yun is utang. 5 years bago kami nagka-tiles. At saka kung mapapansin niyo po dito, yung mga tiles namin na yan, kahit basag-basag na yan, yan po ay pundar ng tatay namin. Kaya hindi po namin... Tsaka alarm system po yan. Pag may maganaw po, uy, tunog po. Meron po malalaman namin. Ang bintana po namin noon, yung plastic cover ng mga books na makapal. Tapos yung pintuan namin, Yero. Kahit ganun yung bahay namin, proud ako kasi sa amin yun. Ang pinakamagandang CR namin. Ito, papakita ko po sa inyo. Napakaganda po ng locking system po na to. Tinan niyo po yung knife na gamit namin. Kinakalawang na ho. At para lang ho dito yan. Ayan po. Lock po yan. Ganyan po. Napakatinding lock po niyan. Kaya nung nagsimula ng kumita sa vlogging at brand endorsement, ang magkakapatid, walang ibang naisip na pinakamagandang regalo sa kanilang ina, kundi isang malaki at magandang bahay. Kasi nakita ko yung paghihirap ng magulang ko. Isa ako sa mga bata noon na nangangarap para mabigyan ng tahanan yung mga magulang natin. Papa, kung napapanood mo to, gusto ko lang sabihin na natupad na yung isa sa pinakamalaking pangarap natin para sa pamilya natin. Diba sabi mo, may iba't ibang klase kang gusto mga birthday gift. Siyempre para sa iya, para sa iyo ni Papa, para sa pangarap natin. At least ito ngayon, hindi na natin masasabi na nagre-renta tayo. Yan! Uuwi na tayo sa bahay natin. Nawala ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ahawakan ko ba ibato. Akap lang ako ng akap kasi parang kulang yung salitang salamat. Excited ka ba? Naabahan niya ako. Yan ba to? Pati ang bunsong si Kelsey, nagulat sa surprise! Ay. Kaya po namin sinikreto sa kanilang lahat po, kahit kay Kelsey po, para hindi po siya ma-spill na once na dumating po yung point na isusurprise na po namin. Nakakabigla kasi syempre nung time na bumukas kasi mo yung pinto. Doon pa yung picture po ni Papa. Hindi naman abutan ni Papa to. Gusto mo namin bawat sulok, nandun si Papa, bawat sulok, maaalala namin si Papa. Yun yung mga pangarap po nilang design. For example, may bilyaran, si Papa may ilig magbilyar. Medyo makikita niyo po dito, glass house, yung tanggapan ng mga bisita para medyo formal. Meron din po tayo yung theater room kapag manonood. Pinilit ma'am namin na malaki yung bakuran. Kasi ma'am, yun yung pinaka gusto namin na kapag labas namin, feeling namin, nasa labas ka kami, pero secured kami. Ganda ng bahay kasi ma'am, tas lalo nung gabi. Naiyak na lang ako nun eh, hindi ko ma'am naisip na parang may ganito na pala kami. Kasi ma'am, dati nag-aaway-aaway pa kami sa kwarto. Eto na yon, eto na ma'am yung pinaghirapan. Wala mang pagsisisi, sobrang sarap sa pagkain. Kasi ma'am, hindi rin biro yung gastos na ginawa namin dito. Pero hindi rin po biro yung saya na dinulot sa amin na to. Dahil hanggang ngayon pa parang nananaginip kami. Kapag gising namin dito, grabe, may swimming pool, walang entrance. May aircon. Sobrang laki niya ma'am para sa amin. Nakakahingal ma'am, lumakad. Nung malapit na matapos, talaga ma'am, nagtatatala ma'am ako dito, naguhubad ma'am ako. Sa amin na ba to? Ano na ba nangyari? Kasi ma'am, sa loob ng 6 months, paano sa isang pitik nga lang po nandiyas, nagkaroon kami ng ganito na pagawa namin. Kaya ma'am, sobrang thank you sa lahat ng sumuporta sa amin kasi kundi ma'am, dahil sa kanila, wala ma'am kaming ganito. Marahil isipin ng iba, kompleto na ang kanilang kaligayahan. Pero
Pero hindi ba't masakit ding matupad ang mga idinadalangin na hindi na ito naabutan pa ng mahal sa buhay? Pinipilit ko po na abutin ma'am lahat kahit nawala na si Papa para ma'am sa pamilya na namin. Sobrang lungkot. As in, gabi-gabi hanggang ngayon may time na umiiyak ako. Kasi nakakaiyak dahil, yari ma'am, nakabili kang sasakyan, makikita mo yan. Pero kanino mo pagmamalaki? Oo, okay mama, pero hindi mo kumpleto. Eh ma'am, yung pinakamahirap ma'am sa amin. Mahirap ma'am lumaki ng walang tatay. Feeling ko kung nakikita niya ma'am lahat ng nangyayari sa amin. Sobrang proud nun kasi lagi ako yung takbuhan niya eh. Kapag may desisyon din. Kapag di sila nagkakasundo ni mama. Parang ako po yung sinasabihan niya na lahat ng plano niya para sa pamilya namin. Sobrang hirap lang ma'am na nawala yung tatay namin. Ayan, nandito na kami. Pero ano yung sense? Sayang pa, no? Andito kami ngayon sa bahay. At kahit kumikita na sila sa pagva-vlog at meron ng mga naipundar, alam pa rin daw nila ang kahalagahan na makapagtapos ng pag-aaral. Kahit ma'am ganito kami, loko-loko, makukulit. Walang araw na pinabayaan ma'am kami ng magulang ma'am namin sa pag-aaral. Homeboy pa si Papa ngayon at si Kelsey umabsent dahil sa pagva-vlog. Patay ako. Pero ma'am kami, ang goal lang talaga namin lahat is makatapos para may mapagmalaki. Kasi ma'am yun, sobrang laking kayamanan sa amin nun eh. Sobrang sarap. Hindi ko ma'am nararamdaman yung hirap. Pag ma'am, pagdating sa pamilya ma'am, alam na alam ko na nung namatay si Papa, ako na lahat papalit sa lahat ng ginagawa niya dito sa mundo. Kaya ma'am, sabi ko sa sarili ko, gagalingan ko. Nung una ma'am, natakot ako baka hindi ko kaya yung ginagawa ni Papa. Kaya mabawa ng Diyos, parang nakabantay sa amin si Papa. Siguro ma'am, 2 taon na akong puya. Kahit ma'am walang tulog, hindi ko ma'am nararamdaman yung pagod. Kasi ma'am, siyempre, ang lakas mo, ay pamilya mo. Kaya ma'am, sabi ko sa sarili ko, never ako mapapagod sa pamilya ko. Sa nakalipas na mga taon, marami na tayong nakitang content creators. At kahit pa yung mga may formal na trabaho na naabot din ang kanilang mga pangarap. Ngayong 2024, i-claim mo na na sa kabila ng mga pagsubok, ikaw na ang susunod na unti-unting bubuo hindi lang ng iyong dream house, kundi pati na rin ng iyong dream life. Proud ako eh, pinaramdam nila na mahal nila ako, nanay nila. Binigay po talaga nila lahat. Siguro ma'am, pagdating ng panahon, hindi naman ma'am nauubos yung pangarap. Pero ang maganda lang ma'am doon, hindi rin natatapos abutin namin yun kasi hindi ma'am kami napapagod para sa pamilya. Pinakaligtas pa rin daw paraan ng transportasyon ang mga eroplano. Kahit pa nitong bagong taon, may isang eroplano sa Japan na nasunog. Naglalagablab na balita sa linggong ito. Isang pampasaherong eroplano ng Japan Airlines sumabog at nagliyab. Matapos bumangga sa eroplano ng Coast Guard ng Japan sa runway ng Haneda International Airport sa Tokyo, Japan. Yung eroplano ng Japan Airlines pababa at yun namang isang Coast Guard plane palabas ng runway for takeoff. Talagang nakakabigla. Dahil sa maagap at kalkuladong kilos ng mga crew ng eroplano, ligtas na nakalabas ang mahigit 300 pasahero at crew ng Japan Airlines Flight 516. Milagrong maituturing. Gayong ang 5 sakay ng eroplano ng Coast Guard ng Japan namatay. Sa nangyaring ito, hindi maiwasang mag-alala. Sana hindi na ito maulit pa. Lalo na sa mga nakasaksi, nakaranas at nakaligtas sa ganito ring pangyayari. Dito mismo sa ating bansa. Sa mga
malapit sa Ninoy Aquino International Airport at South Luzon Expressway. Malamang pigil hininga rin kayo sa tuwing may lumilipad o nagla-landing ditong eroplano. Na halos humalik na sa highway o sa mga kabahayan dito. Alam nyo ba na noong July 21, 1989, isang eroplano ng Philippine Airlines, ang Flight PR-124, nag-overshoot sa runway at inararo ang bakod ng NAIA. Diretso sa SLEX hanggang sa riles ng tren sa Bikutan. Ang insidente, tandang-tanda pa ng nooy 9 na taong gulang lang na si Francis. Galing po kami ng eskwela noon, mauwi na. Nung malapit na kami dito sa may airport, nakita namin may sumabsad na eroplano. Hanggang papunta doon sa may train. Ayan, ito, itong side na ito. Ayan, papunta dyan. Punta roon. 8 ang namatay sa insidenteng yun. Puro mga motorista na nasagasaan ng eroplano. Nagulat ko lahat. Tapos nakaming dumating ng pulis. Ang ginawa, pinagtatakpan na lang yung ibang mga patay. Tagal din bago natanggal yung eroplano. 1 week siguro. Pinagputol-putol pa yun. Ayon sa investigasyon, masamang lagay ng panahon ang dahilan ng pag-overshoot ng eroplano. During that time, wala naman tayong mga instrumentation na katulad sa ngayon na high-tech. Mata ng piloto ang nag-guide sa kanya at saka yung mga runway lights. Kung masama yung panahon, siyempre medyo blurred ng konti yung runway, di ba? Ang Philippine Airlines Flight 812 naman, matiwasay ang paglipad noong May 25, 2000 mula sa Francisco Banghoy International Airport sa Davao City. Pero sa kalagitnaan ng flight, isang pasahero ang tumayo at tinutukan ng baril ang isa sa mga flight attendant. Pasahero patungo ng Maynila. Kiniklaim niya may dala siyang mga explosive. Isa na yung granada. Ang hijacker na unang nagpakilala sa pangalang Augusto Lacandula, inutusan pa ang piloto na ibaba ang eroplano ng 10,000 feet. At sa kanya inilabas ang ginawa niyang parachute. Binaba ni piloto in such a way na kahit buksan yung pintuan, tuloy-tuloy yung air, natural air na papasok. Doon siya tumalon. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ang bangkay ni Lacandula sa Rial sa Quezon. Ang pamilya ng hijacker nagpaunlak pa ng panayam at ang tunay daw na pangalan ng kanilang kapatid, Reginald Chua, lumabas noon sa mga balita na may problema sa pera si Reginald. Yung maliit pa siya, yung elementary, ang daming ginawa na helicopter, yung parasyut. Parang gusto lang niyang mag-skydiving. Ewan ko ba? Hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Samantala, isa naman sa mga hindi ko malilimutang coverage bilang reporter, nangyari noong 1998, isang eroplano ng Cebu Pacific na may 100 mga pasahero at crew ang nung unay napabalitang nawawala. Nabalot ng tensyon at pag-alala ang buong bansa matapos na maiulat ang pagkawala ng Cebu Pacific Flight 387. Umalis ng NAIA ang eroplano February 2, 1998. Dumaan saglit sa Tacloban Airport at saka dumiretso pa Cagayan de Oro, kung saan ito nakatakdang mag-landing. We dropped by Tacloban to unload the maintenance people who were detained for Tacloban. I think the passengers may have been informed. They knew that there was going to be a diversion. Pero 11:03 ng umaga nung araw na yon, walang dumating na Flight 387 ng Cebu Pacific. We tried to reach the aircraft but there's no response from the aircraft. Wala kayong na-receive na ano na mayday o distress call dun sa aeroplano? So far wala. No report that he is in trouble. Dalawang helicopter ang pinalipad sa lugar kung saan huling may komunikasyon ang aeroplano. Kasama kami sa mga helicopter na yon, pati na ng mga taga-Philippine Army at ang Air Transportation Office o ATO. Nakailang ikot na kami sa bundok at sa mga kagubatan, pero walang bakas na nakita. Hanggang sa ikahuli naming pag-ikot, napansin ko sa may bandang taas na bahagi ng Mount Sumagaya ang parang ilang mga puting piraso. Yun na nga ang ilang parte mula sa eroplanong nawawala na nung sandaling yun palang nakumpirma na ito nga'y nag-crash sa bundok.
Nakita natin yung mga aluminum beads doon, saka yung bagong, parang bagong disturbed na vegetation. Anong sa tingin nyo posibleng nangyari? Baka sumabog doon sa pag-impact mo. 1998, people were actually celebrating the feast in Tagulwan, no? Nashock sila kasi may breaking news sa mga radio stations. May nag-crash na eroplano. Ang mga kaanak ng mga pasahero ng eroplano agad tumungo sa paanan ng Mount Sumagaya. Naghintay para sa anumang balita, umaasa na may nakaligtas sa trahedya. Nakasakay sa eroplano yung misis ko, yung sister-in-law ko si Cecil at saka yung kasi namin. Bakit sila nagkasabay-sabay? They attended birthday sa brother-in-law ko. How are you taking this? It's painful but I have to accept the reality. So it was very difficult, especially for the rescuers to go to the crash site kasi very remote yung area. Sa investigasyon na sumunod, sinubukang tanungin ano ba ang nangyari sa Flight 387. Bakit ito sumalpok sa bundok? Bad weather, medyo yung atang pathway, may bago ng konti, ano? Kaya medyo hindi rin lang makakapamilyar doon sa normal route. Well, Airwing is like EDSA to us pilots, ano? It's already predetermined by the air traffic control and it's already pre-approved already. For us to follow, can be changed, yes, with proper permission from aviation authorities. Lahat ng mga sakay ng eroplano, nasawi. Kabilang na ang ama ni Ian na chance passenger lang daw noon. Nagmadali kasi siyang umuwi kasi death anniversary nung kapatid ko. Before kasi pag breakfast may newspaper na balita na may nag-plane crash. May portion doon na mga pangalan. Tiningnan namin yung mga pangalan, baka meron kami kakilala or something. And then natingnan ko, meron doon Chua Florencio. Sabi ng manager namin, hindi mo ba tatay to? Sabi ko, nagbarkuman ang papa ko. Emergency silang pinapuntang Cagayan. So sila na yung nag-confirm na kasali pala talaga si Papa. Instead of Chiva, Chua yung nalagay doon sa newspaper. Unfortunately, pag uwi ko ng bahay, sinugod ng mga kapitbahay namin yung lolo ko kasi na-cardiac arrest siya. It's a very sad day. Parang double jeopardy yung nangyari during that time. Kailanman, hindi raw nawaglit sa isipan ni Ian ang alaala ng kanyang ama. Kahit inagaw ito sa kanila ng trahedya. To Papa, thank you for making me like this, no? Being strong despite of many challenges, no, na naranasan namin throughout the times, no, na when we are growing up. Thank you for bringing up us, no, like this, like we've grown independent. Binalikan ng aming team ang lugar kung saan bumagsak ang Flight 387. Makalipas ang 25 taon, ganito na ang itsura nito ngayon. Isa ng shrine para maalala ang mga buhay na nasawi. Every time may mga bisita kami, ang first stop talaga namin is shrine kasi my father is very well loved by family. Air travel still the safest na mode of transportation. Kaya lang talaga, minsan kailangan sumunod din tayo dahil yan po aksidente, hindi naman natin maiwasan. Unang-una, pag sa loob ng cockpit, dapat attentive sila doon sa instruction ng crew, no? Dahil napaka-importante po yun during emergency. Sa pagkasunog ng eroplano sa Japan, hindi maiwasang matakot, lalo na ng mga madalas sumakay ng eroplano. Gayunman, maraming leksyong matututunan sa nangyari sa eroplano ng Japan Airlines. Ang ganitong nangyari, nakatakda o pwede naman sanang naiwasan. Ang isa sa pinanghihinayangan ni Rekha, hindi raw siya nabigyan ng pagkakataon na makapagpaalam ng maayos sa kanyang amang pumanaw kamakailan sa cancer ng urinary bladder. December 1 po, 2023. Nung dinala na po siya sa ospital, nung gabi na yun, nawala na rin siya. Wala na siyang hinabili. Nag-expect kami na mapapanaginipan namin siya kasi imposibleng walang sasabihin si Papa. Tila may bumulong daw kay Rekha. Hindi man siya nagpaparamdam sa panaginip. Baka binibigyan niya ako ng hint na mahanap ko yung sulat. Nasa isip ko lang na baka meron.
Sinimulan niyang halughugin ang mga gamit ng ama. Nandun po ako sa tindahang iniwan niya. Narating ako dun sa luma niyang cabinet. Binuksan ko siya isa-isa. Meron ako nakita sa ilalim. Naka-plastic siya. Planner siya. Binuklat ko. At nagulat si Reka sa kanyang nadiskubre. Doon ko na nakita yung sulat ni Papa, yung message na gusto niyang sabihin sa amin. Mga anak, sakaling mauna ako sa mama niyo, eh siya pa din ang bahala sa mga naipundar natin. House and lot sa Sitsunara, farm sa Shain, lote sa Bagong Silang, nandun lahat. Pero papaanong nagkaroon ng ganito karaming ari-arian ang kanyang ama? Gayong nagbabantay lang daw ito sa tindahan. Dito sa Buena Vista, Quezon Province, binuo ni Reynold ang kanilang pamilya. Kasama ang misis niyang si Aleli at ang mga anak nilang sina Reka at Rayleigh. Napakabuti pong asawa at talagang maginhawa po ang buhay ko sa kanya. Nung bata pa po kami, ang papa ko po ay isang lineman. Pero si Reynold, na-aksidente. Nahulog po siya sa tulay, nabali yung spinal cord niya. Hanggang tuluyan na siyang nabaldado. Sobrang hirap po talaga. Nung una, in denial pa ako. Sobrang mahal na mahal ko po siya. Simula po noon, nandito na lang po siya sa bahay, nakahiga. Si Aleli, napilitang magtrabaho sa ibang bayan bilang empleyado ng isang pribadong kumpanya at solo niyang itinaguyod ang kanilang pamilya. Natuto na po kaming maghanap buhay, magtinda po kami sa school para pambaon po namin. Nung una po halos hindi niya matanggap na gano'n na siya. Lagi niya sinasabi sa akin na may nakikita daw po siyang isang tatay na kapag uuwi sa bahay nila na laging may dalang tinapay. Gusto ko ganito din, pero paano ko magagawa? Hanggang taong 2012, si Reynold nagtayo ng tindahan. Pinag-loan po siya ni Mama ng 20,000. Ang naging setup si Papa, taga-sukli dun sa tindahan, tapos may kinuha lang silang isang boy na siya po ang taga-bigay. Binata pa po talaga yan, medyo mahigpit na po talaga sa pera yan. Lagi niyang iniisip ay pamilya niya, maipag-ipon ang pamilya niya. Napalago po niya na napalago ang tindahan. Sobrang proud na kabila nga nung kondisyon niya, na-provide niya lahat na paginahawa niya yung buhay namin. Pero Abril nitong nakaraang taon, meron siyang napansin. Parang may dugo yung ihi. Ayaw niya pong magpadala sa ospital. Hanggang sa umihi na talaga siya ng dugo. Doon na na-alarma sila mama. So dinala na siya sa ospital. Yun yung anesthesia ay kaya ka nakatulog. Hindi, sinabi sa inyo ito kung ano yun. Nalaman nilang si Reynold may cancer sa urinary bladder. At nitong ang nakaraang buwan lang, tuluyan na itong namatay. Sana inagapan namin. Sana humaba pa sana yung buhay niya. Hanggang nakita ni Reka ang isang planner kung saan nakasulat ang parang last will and testament ng kanyang ama o ang kanilang mga mana. Kay Reka, house and lot, farm siya Shain, 50 square meters sa Lucena, Rayleigh, house and lot, farm sa San Vicente, lote sa Bagong Silang, bank account, hayaan nyo na ang ina nyo roon. Bukod sa pera at ari-arian, si Reynold meron pa raw pamana sa kanila na talagang nagpaluwa sa kanilang mga mata. Hati sa gold. Paanong nagkaroon ng ginto ang isa lang nakatutok sa sari-sari store at baldado pa? Ang detalye ng mga pamanang iniwan ng kanilang ama na nagpaluha at nagpaluwa ng kanilang mga mata, ibubunyag na sa aming pagbabalik. Si Reka may nadiskubring notebook o kwaderno ng namayapa niyang ama, kung saan nakasulat ang listahan ng parang mga mana para sa naiwan nitong pamilya. Kay Reka, house and lot, farm siya Shain, 50 square meters sa Lucena, Rayleigh, house and lot, farm sa San Vicente, lote sa Bagong Silang, bank account, hayaan nyo na ang ina nyo roon. Ang kahanga-hanga rito, lahat ng ito, mga naipundar at naipon ni Reynold mula sa higit isang dekada niyang pagtitinda kahit pa siya'y baldado. Nakapag-ipon po siya, nagulat na nga lang po kami after 2 years, 3 years, nagpagawa po siya ng malaking bahay. Yun na nga po ito tinitira nung kapatid ko ngayon tsaka ni Mama. Ipon po uli siya after po ng pandemic, nakapagpatayo po siya ng isa pang tindahan para naman daw po sa akin. Nakapag-invest po siya ng farm sa Barangay Shain bago po siya mamatay.
tatay, nakapag-invest po siya ng isa pang farm na para naman daw po sa kapatid ko. Lagi po niya sinasabi na in case mawala ako, may bibigay ako sa inyong dalawang magkapatid. At may isa pa raw itong ipinamana sa kanila, ang mga naipon nitong alahas na ginto. Ipag-provide niya po kami ng mga alahas. Siya po ang nagbigay nito lahat po ng alahas na nasuot ko. Nung nabubuhay pa raw kasi si Reynaldo, isa pala sa pinasok nitong negosyo, pagba-buy and sell ng ginto. Natuto din po siyang mamili ng gold. Nung pong medyo mababa pa yung presyo ng ginto, nag-ipon po siya ng nag-ipon. Ipinapagawa po niya ng alahas para ikino-convert niya yung pera sa ginto para tumataas daw po ang value. Magkano kaya ang kabuuang halaga ng pamana ng kanilang ama? Sa akin po siguro po aabot po siya ng 5 million. Kung pagbabasehan natin yung batas, napaka-specific or kinakailangan meron kang mga sundin na alituntunin para makonsider na last will. Pag sinabing holographic will, ito yung sulat kamay na ginawa ng isang tao kung saan dito niya nilalagay kung papaano niya gusto hati-hatiin. Pero kailangan para ito ay makonsider na last will, dapat ito ay iyong pinirmahan at nilagyan ng petsa. Maliban dun sa pagsulat, no, kailangan aprubahan din ng court para talagang masabi mong matibay at legally binding. Pero si Reka, meron daw nabasa sa notebook na hindi matatawaran ng anumang halaga. Hayaan daw namin na makapag-relax yung aming ina. Dahil daw sa haba ng panahon ng pag-aalaga ni Mama sa kanya, maging mabuti kami sa aming mga asawa dahil yan lang ang makakasama namin habang buhay. Huwag daw namin pababayaan yung negosyong iniwan niya, yung mga niyuga na naipuntar niya. Papa, kung baka sakali narinig mo ako sa heaven, tinaguyod mo kaming magkapatid. Salamat sa lahat-lahat ng sakripisyo ninyo. Napakahirap na wala ka na. Na hanggang ngayon talaga sobrang sakit. Hindi nga namin alam pa paano kami magsisimula nang wala ka. Sanay po ako nang lagi siya nasa tabi ko, may kakwentuhan ako. Sobrang sakit po. Hanggang ngayon po. Lahat tayo may mga mahal sa buhay na ngayong bagong taon, hindi na natin kapiling. Pero nag-iwan naman sa atin ng mga gintong alaala. Salamat sa lahat-lahat. Hindi ka namin makakalimutan. Mananatili ka sa puso at isip namin. Hindi mawawala. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.